Napapadalas na yung bulaklak. Ayan na. Ate, oh. Bia, bakit di mo patuloyin dito yung manliligaw mo para naman makilatis namin? Ang kikijay nyo naman. Hayaan nyo na yung secret admirer ko. Eh bakit naman iniiwan niya lang sa pinto yung bulaklak? Di ba pwedeng kumatok at iabot? Ate, baka nahihiya. Bahala nga kayo dyan kung anong gusto nyong isipin. Basta ako, kilig-kilig. Ang taas ng lagnat mo, Bia. Bakit sa tingin mo sumasapit ang 6:00 ng gabi ay ang taas-taas ng lagnat mo? Magpa-hospital ka na lang kaya. Kami itong nag-aalala sa'yo eh. Mga ate, huwag nga kayong mag-alala. Tuwing gabi lang naman ako may lagnat eh. Tuwing umaga, lakas-lakas ko, di ba? Magsasayang lang kayo ng pera sa hospital. Ops, ate, ako nung magbubukas. Kasi para sa'yo yung dumating. Bawal ka pang mag-boyfriend, hoy, lalo ngayon. Hindi nga namin kilala kung sino naliligaw sa'yo. Siya nga pala. Aalis kami ng ate mo mamayang gabi, ha? Bukas ng 9:00 ng umaga na kami makaka-uwi dito. Baka naman papasukin mo yung maliligaw mo dito tsaka pasok kayo ng kwarto mo, ha? Alas 9 na ng gabi, ah. Napaaga ba yung uwi nila, ate? Sabi nila bukas sila darating. Sandali! Kahit gabi, ah. Hello? Alam kong nandito ka pa. Wala sila ate ngayon. Pwede tayo mag-usap sa sala sandali. Hello? Makita ka please. Gusto kitang makita. Ate, anong gagawin natin? 3 days na tayong naghahanap kay Bia, pero hindi natin siya makita. Nagpatulong na rin tayo sa mga polis, pero pati sila walang nagawa. Ate... Bia? Itura mo! Umalis! Anong umalis? Bakit tayo aalis, Bia? Ate, umalis na tayo dito. Kasi po... yung lalaki laging nagpapadala sa akin ng bulaklak dito araw-araw. Ay isang engkanto. Nagustuhan ka ng engkanto? Gusto niya akong kunin, ate. Kaya umalis na tayo ngayon din. Sa katunayan, ate, andito siya ngayon. Susunduin niya na ako, ate.